No. Nagka-dialogue na po ba? Hindi pa, kasi as of now, ilang beses na kami nagsaset ng appointment sa kanya para makipag-ugnayan. Pero, inuunawa naman namin si Secretary Abaya sa laki ng hinahawakan niya sa transportasyon, hindi lang sa land, may sa air, may sa sea, di ba? At ito alam namin, malaki ang problema niya. Pero dapat, ang hiling ko, bilang kami naman ay nagkasama sa Kongreso, ay ang hiling ko talaga sa kanya ay bigyan niya naman kami ng panahon. Tignan niya yung nasa land kasi napakalaki ng problema namin talaga sa kasalukuyan. At ayoko naman dumating sa pagkakataon na ikaw isang representante, isang congresswoman, ay maging ikaw pa yung parang kakalaban sa pamahalaan sa gobyerno, di ba? Eh dapat ikaw yung mamamagitan, di ba? Pero kung namamagitan na nga ako, eh wala namang aksyon na nangyayari para sa kapakanan ng chofer at operator, siguro hindi ko kasalanan sa ating sa mga tao o sa gobyerno kung sakasakaling medyo bumuga na ako at sabihin ko na talaga ano ba talaga nangyayari sa katotohanan dito sa amin sa hanay ng transport. Hanay po muna transport, alam natin na iniipit din kayo sa pondo. Kamusta na po ngayon yung allocation ng funding sa Kongreso sa inyo? Sa ngayon, in fairness naman, bagamat napag-usapan nun na wala pa talaga, sa totoo lang, thank you doon sa forum natin kasi naging mabilis naman ang labas na ngayon at na nakukuha na namin, medyo unti-unti na nakukuha na namin yung PIDAP para, at least, kasi may mga proyekto doon eh. Yan ay yung sa mga hospital, yung sa mga ano, di ba? Eh kundi at least na ilalabas na namin. Na oo, kaya lumalabas na unti-unti. Kaya maganda-ganda na.